I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down? Hello, treasures! I'm here with another video. Kung gusto nyong malaman kung ano yung ginawa ko, ba't ako nakapasa, ano pang ginawa ko, ba't na-enhance yung English ko, techniques, kung ano yung mga pinapanood ko nung time na nag-a-apply ako, naghahanap ako ng trabaho, at nung nagtitraining na ako. Panoorin nyo to mula umpisa hanggang dulo. Random yung pag-a-apply namin ng work. Bago ako na-hire o nagkaroon ng trabaho, marami na talaga akong in-applyan at marami na rin nag-reject. Hindi naman nung pag-apply mo is makakapasa ka agad. Siyempre, laan talaga tayo sa rejection. So, ayun. Nung nag-a-apply, that's through phone call, interview. So, marami kami natututunan kasi meron kami isang in-applyan doon na habang nag-i-interview is naririnig din nung iba, naririnig din namin sila yung mga paano sila answer ng question. Simple question pero dapat alam mo yung isasagot mo. So, na-realize namin na mali pala yung sagot namin kasi akala namin yun na yun eh. Mali pala. So, habang nag-a-apply kami ng mga trabaho, meron din naman kami natututunan. Meron kami nakukuha kahit hindi kami nahahire. Yung first na job ko sa call center is sa Ubiquity. Ito sa Bacolod, Cyber Center. Yung ambience talaga sa call center is pagpasok mo parang natatakot ka na. Yan yung ambience. Okay, na-applicant kami. So, maaga pa ako, 11 pala, bumubukas yan, yung HR. So, hintay ako sa labas, pero binigay ko na yung aking resume. First, face-to-face yung aming initial interview, yes. Parang ano lang guys eh, huwag dun, slam book. Yung parang ganun lang, pero English siya guys. Hindi talaga ako nag-ilonggo o nag-Tagalog. English talaga guys. Kapasa na ako sa initial interview. So, ang bilis ng mga pangyayari doon. Pagkapasa ko doon, pumunta na ako sa next room, yung mga computers nandun na, pero konti lang. Doon na yung assessment, guys. Yung assessment, typing. Meron silang exact na kung gaano ka kabilis mag-type. Para sa akin, doon ako nahirapan kasi hindi ako bilis yung kamay sa keyboard. Hindi lang naman isang chance lang yung ibibigay. Try mo hanggang sa 3 or 5 times na siguro. Ayun, nakuha ko rin. At saka, yung ginawa ko pagkatapos nun, sa computer pa rin na yan, meron kaming answeran na sobrang basic English lang, guys. At saka, meron ding essay. Babasahin nyo. At meron ding time limit dyan. Tatanong batay dun sa essay na yan. Technique dyan, guys, sa essay na answeran is, so yung gagawin nyo, pumunta kayo sa question. Yung question na yan, yun yung basahin nyo at hanapin nyo direkto sa essay. Yung time limit yan eh. So, para hindi na kayo mahirapan. Nahirapan din ako kasi air conditioned. Sobrang lamig dun, guys. Tapos nun, guys, syempre, make sure ko na tama yung mga answer ko. At saka, meron talagang ghost question na hindi mo alam kung saan kinuha yun. Siguro 2 items. Okay, hindi ko na talaga winaste yung time ko dun. Inanswerin ko na lang kung ano yung sa palagay ko yung tama sa palagkotob ko. So, ayun yung inanswer ko dun. Pero dalawang question lang yun, na hindi ko talaga sure ah. Katapos dun guys, meron nagbabantay sa amin sa room na yun. So sinabihan ko na, okay na ba? Tapos na ako. Pasado pa. Siyempre, tinanong ko talaga kung pasado ako dun. So sabi nila, pasado. Akala ko, pasado na ako sa work. Hindi pa dun nagtatapos. Sinabihan kami na magwe-wait kami nung call. Yun yung final interview. Yung final interview talaga, dun ka matatakot, mahirapan. Kasi, yung mag-i-interview sa'yo is OM. Dapat, kapag final interview through phone call. Yung cellphone nyo, hindi silent. At saka, yun yung ilagay, maganda talaga yung signal. Syempre naman guys, ayun nyo rin yung best nyo. Gawin yung best nyo sa lahat. Lahat-lahat. Para hindi kayo magsisi sa huli. Sa lahat ng bagay, okay? Habang kumakain kami, doon tumawag. So, yung final interview, guys, yung tulad din sa initial, sobrang fluent niya sa English, hindi ko maintindihan. Meron naman ako naintindihan. Pero meron talagang, pardon sir, pardon? Ganon. Kung sinabi ko doon, ayun na. Thank you so much, sir, for giving me this opportunity or a chance to be part of Ubiquity. Ay, hindi pa naman ako part doon, pero yun yung sinabi ko. At saka, meron akong sinabi, I'm so lucky because I'm in this far. Thank you so much, sir, once again. So, yun yung sinabi ko. Nag-English yun talaga ako at nagpasalamat. Pinray ko na lang talaga na makapasa ako. So, ayun na nga, guys. Sobrang happy ko kasi
siguro the next day or sa gabi, in-email ako na nakapasa ako sa final interview. So, at saka, yun na, in-email ako at meron kaming orientation online. Sinabi sa amin kung ilan yung base. Binigyan kami na yung siguro 1 week to process yung aming mga valid IDs. Mapit din yung day na mag-start na daw kami. Sinabi na sa amin kailan yung exact time ng aming training. 6 a.m. So, yung training is about 10 days. Sa training na yan, guys, wala kang gagawin kundi makinig ka ng mabuti. I-absorb lahat ng pwedeng i-absorb sa ulo mo kasi yun yung kailangan. Sa training, guys, i-enjoy nyo lang at matuto. So, habang nagte-training, ayun, pakilala, ganun, mamamangha ka kasi galing mag-English ng mga kasama mo. At saka meron din ako mga schoolmate doon nung high school. Pagkatapos ng 10 days training, dito na tayo sa exciting na part. Dito na yung malalaman mo talaga kung makakapasa ka o hindi. Yung dyan na yung parang test ba? Sa ano yung account, kung ano yung ganito, ganyan. Sa inyo, yung tip ko, pag nag-a-apply or nag-work na kayo or nag-training sa call center, magbaon kayo talaga ng pagkain, guys. Mahirap na. Lalo na kung sa time kayo ng training at dyan na kayo sa last part nung training, magbaon talaga kayo ng pagkain. Sobrang in-enjoy ko lang yung moment. Doon na ako. Aming account noon is Converse Now. Order taking siya, guys. Sa una, mahirap naman. Pero, nung tumatagal ka, madali na lang. Habang tumatagal ako, nagkakaroon ako ng maraming friends. I-insert ko dito yung mga videos. Halloween! Hi! Isip ko noon, sobrang dali lang. Pero nung nandiyan ako sa loob, mahirap siya, guys. Masakit siya sa ulo, pero depende sa'yo kung paano mo mawawala yan. Kasi pag sumasakit yung ulo ko, nagbe-break ako at umiinom ako ng kape. Nare-relax ko, pagbalik, wala na. Kung gusto niyo talaga mag-apply sa call center, manood kayo ng mga English movie. Pero kung wala na kayong time, do the shortcut. Ito yung YouTube channel nung pinapanood ko talaga ng mga tips paano makapasa sa call center. Lahat ng tips about sa call center, ito yung YouTube channel niya. Yan yung pinapanood ko. Nakukuha ko yung mga accent niya sa pagpapanood ko lang kasi English na English talaga siya, guys. Laking tulong niya sa akin. Maging friendly kayo. At huwag niyong isipin na pangit ng work ko, anito ganyan. Napakaswerte mo kasi may trabaho ka. At syempre, yung call center, guys, malaki yung sahod niya. Yung gustong-gusto ko talaga dun is walang uniform. Hindi kailangan magtali ng buhok. Gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin, yung work mo. At syempre, guys, meron kayong team leader na tutulong sa inyo. So, laking tulong din sa akin ng mga TLs ko na nalaman ko nga ganyan pala yung gagawin. Dami ko talaga natutunan, guys. So, thankful talaga ako. Makasave kayo ng pera kasi bibigyan kayo nila ng meal stop, guys. Libreng tubig, libreng kape. Malaki yung benefits, guys. Malaki nung yung incentives pag nagbo-work kayo sa call center. At saka ito pa, ha. Hindi kayo mag-worry kung wala kayong jeep o lang ano. Kasi meron, guys, van na susundo sa inyo with music pa yan, ha. Doon na tayo sa part nung sa prad. Yung prad is yung workplace nyo. Dyan yung nilalagay lahat yung mga, yan yung room or yung office nyo na sama-sama kayong lahat. Yan yung production. Avail. Pag avail, guys, is yun, wala masyadong calls. Sobrang saya ko rin kasi sa call center din ako first nakakuha ng cheque. Meron akong cheque, guys, na nakuha. So, tips din sa inyo, guys, pag mag-work na kayo sa call center, dapat, pag hindi nyo day off, huwag kayong gumala. Kung may duty kayo kinaumagaan kasi sasama talaga pakiramdam nyo at
Ito rin yung tips para sa health nyo, guys. Dapat, bago matulog, uminom talaga kayo ng gatas. Para maganda yung tulog nyo. At saka, vitamins, guys. Huwag na huwag nyong kalilimutan yung vitamins. Sobrang saya ko lang kasi pangarap ko lang talaga dati na mag-apply sa call center. So, nagkaroon ako ng chance na magtrabaho dun. Hindi ko niisip yung mahirap, ganito, ganyan. Iniisip ko yung masasaya na part. Saya lang. At sobrang thankful din ako sa best friend ko. Si Arlon, siya yung nagturo sa akin ano yung gagawin. Siya yung nag-boost ng confidence ko para makapasa ako dun. Or para i-push ko talaga yung self ko. Ayun na nga guys, kung gusto nyo talagang mag-apply kahit saan pa yan, gawin nyo yung best nyo sa lahat-lahat at huwag kayong pumunta sa gera na hindi handa. Okay? Sundin nyo yung mga tips ko, paniguradong papasa kayo. At yung pinaka-importante, guys, rin ako, sobrang galing sa English, nagkakamali din ako. Pero yung confident, guys, sa English, iba yun. Dapat maging confident kayo sa English nyo pag tinatanong na kayo sa initial interview, okay? Confident sa English, manood ng mga video tutorial, at saka do your best pag nandyan na kayo. Thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung meron kayong tanong, just comment down below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye, treasures! See you!